pinaka last option po natin para mag-create ng sale is yung tinatawag nating manual search item. So to search an item, i-click lang po natin itong search icon. Ito po siya, yung parang magnifying glass. So click po natin yan, and then manual type po tayo ng pangalan ng item. So halimbawa, lagay natin printer. So i-type po natin printer, yan. So meron na pong lalabas, and then i-click lang po natin yan. Tapos dito sa may itaas, ito merong person icon, yung tao. So naka-plus pa siya, ibig sabihin wala pa siyang customer information. So i-click natin itong person icon. Tapos select tayo ng customer, then add to ticket natin. So as you can observe, ito pong person icon is naka-check na siya. So ibig sabihin meron na siyang customer information. To verify, pwede mo yung i-click. Yan, so meron ng customer information. Balik tayo. And then dito po sa ticket, pwede mo siyang i-click para ma-recap or ma-review kung ano yung item na inyong gi-select para ibenta. Since tapos kung everything is okay, wala ka nang idagdag, na i-punch or etc., i-click mo na itong charge to finalize the sale. Continue lang tayo, and then lagay natin yung amount na natanggap mo from the customer. Let's say 3,000. Now, pili lang po tayo ng ano yung mode of payment ng client, pero usually cash naman, no? So, pa-i-click natin itong cash, automatic yung printer maglalabas ng resibo. So, i-click na po natin yung cash button. Yan po. So, automatic na si-print na yung resibo. So, ito po yung resibo para sa customer natin. Ayan. And then, dito sa, i-remove natin itong resibo. Now, if in case, kailangan natin ng duplicate copy ng resibo, pwede din i-click ulit itong print receipt. And then, pwede din tayo magpadala ng electronic email kang customer. Para doon sa electronic copy ng receipt, i-click lang natin itong send icon. Yan, na-send na siya. Then, pwede kang mag-print ulit ng duplicate kung pinakailangan lang naman. And then, since pag-finish na po yung transaction, click lang po natin yung new sale. So, ibig sabihin yung customer niya naman.